or somebody that I don't know. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Ayan guys, so inihintay lang natin si Kuya na mag-interview na natin siya about sa army. So si Kuya kasama ko, ano? Stop Sergeant Jerome. Oh yun, kasi narinig niyo naman yung pangalan niya. Ayan, so yun, nandito na siya. Ayan na po siya. Ayan yung tingin ko sa actor. Hello po. Hello po. Sa vlog, sir. Ano po? Kasama ni Mama Sergeant. Ah, ano? Ayan, sasan. Ah, taga-libre rin ako. Anong pangalan niyo kaya? I'm a guru, third Jano, Pikititer sa Kali. Guru. I'm doing the practice of officer preparatory course for the coming combative inter-school competition this anniversary of Tradok. Pwede pumunta. Pwede, pumunta kayo. Kailan pa? Probably tentative ang 15, November 15, probably mga 18-19. Anong day po yun? I think siguro Wednesday, Thursday. Inter-school competition yun. Kaya manood kayo. Kasi po kanina nakikita yun. Kasi po ako, isa po Army Salute Max. Okay. Ayan, so yun po. Ano po? Tarlac State University po. Ooh, shout out! Pwede ako doon. You invite me and then I will go to mga artist. Take a POI na delegate. Sabihin nyo na lang sa director nyo. Uy team, narinig nyo yun. Pwede ko kayong practice. Kasi Pikititer sa Kali system is a edge impact weapon system. So, kompleto ito. The close quarter empty hands, close quarter knife to knife, close quarter rifle detention, close quarter bayonet, at saka dumog by ground fighting tayo. So, hindi katulad sa karate, this is a combatant Pikititer sa Kali. Hindi katulad sa Taekwondo karate. Yes. So, pag sinabi Pikititer sa Kali, direct application combat. Combatant tayo. Kaya, ano natin, Philippine Army, pag nilaban natin sa mundo, hindi lang pag naubusan ng bala, meron silang disarming, meron silang weapon, because bolo is a life. Kaya pag naubusan ng bala, may gagamitin sila knife, saka combat fighting bolo yung ganun din. Kaya po pala yung mga nakakanood kami, nandun sa mga, hindi lang talaga sa baril. Ganun yun. Para kaya kompleto na ang Philippine Army natin sa mga weapon system. Ito, di sa Filipino martial arts, nanggaling ito sa Pilipinas. Ang Pikititer sa Kali. Ibig sabihin ng Pikiti, close. Tear shot, quartering. Kali, ibig sabihin nun, indigenous fighting arts sa Philippines. Ayan, so thank you po. Ayan, so guys, narinig naman po natin si Kuya. Actually, na-speechless ako sa mga pinagsasabi niya. At tara na guys, exit na tayo kasi dami-dami na nakakita. Ayan, kung nakikita niyo po, mga sandalo po yung mga nasa likod. Ayan, so shout out. Kuya, hi po kayo. Ayan, so mag-exit na tayo guys. Ayan po, hi po. Hi po kayo! Ayan, so guys, let's see na. Tingin sila. Ayan. They're fighting! Kunwari nag-aaway sila. So ayun, salamat sa mga nakausap natin. Nasa yung exit na tayo. Ayan. So yung vlog kong to, actually dapat pasyal lang siya and then challenge yung mga kasama ko. Pero ang nangyari guys, may natutunan pa kami sa Arnis. Ayan. So, in-interview namin si... So, in-interview po namin siya about sa Arnis. Yung ginagawa talagang laban or kompetensya sa school. Tapos, yung ginagawa po nila. So, yung ginagawa pala nila, guys, is yun yung parang pang-protect din or ginagamit nila na kapag wala silang bala. Di ba, alam naman po natin sa sundalo is barilan, ganyan, sa bundok, ganon. Tapos, kapag wala na daw silang bala, so yun, nagpo-practice sila ng arms para defense na rin. Maraming salamat po sa inyo, mga sundalo po natin. Mga sundalo po namin, ayan, na guwapo na, mababait pa, ayan. So, maraming salamat po.